Ang sabi ay, huwag kang kakain ng ano, ng karne. Ang sabi, mahal na araw ngayon, bawal magbibisita iglesia daw. Talata, sa nakasulat, sino may sabi? Yun. Tradisyon, kata. Nagbabastos kaya ang ating Panginoong Yesus pagkasunod tayo ng sunod sa ganyan. Hindi natin tinitindigan yung aral niya. Opo? Paul was mentoring Timothy through personal encounters with him, but when he couldn't be with him, Paul wrote letters. One thing that Paul was concerned about was the state of the church, so he warned Timothy. Ayan yung sinulatan. Anong nalagay ng iglesia dito? Mukhang kayo ay nagkakaunti na dyan, nagkakaubos na, nasaan? Eh nakita yung teka ng iba eh. Bakit? Nasaan yung manggagawa? Nasaan yung nangangasiwa? Eh nagsasabong eh. Patay. Pala nag-aaral ng salita ng Diyos, libang na libang din pala ito si ministro. Ano, maraming ganyan, hindi ako naninira. Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits, ayun, seducing spirits, and I think ito, talking things, and teachings of demons, ayun, through the insincerity of liars whose consciences are seared. Sa mga huling panahon daw. Ilalarawan dyan, mula dito, sa tunay na iglesia, yan, ito yung church, may aalis dyan. Yan. Bakit umalis? Nahikayat kasi, no? Ano ang lagay dyan? Some, hindi lahat, some will depart, sabi, from the faith. Pupunta dito yan sa kabila kasi masaya rito eh. Dito kaya may tambol, nagsasayawang kami. Isumayo na rin kayo ng audio. Lahat ay nandito. Malilipat kayong dito. Yung nandito, aalis din uli yan. Kaya dumadami yung iglesia. Palipat-lipat. Di malaman kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, nasa yung puro tama. Diba? Ito lang. Sabi nga natin, we speak where the Bible speak. We are silent where the Bible words silent. Pag walang sinasabi, yung Biblia, tumahimik. Pag may sinasabi, basahin, iaral. Darating daw sa mga huling panahon, etong mga tao na ito, ano po, later times. Ayan, sa Tagalog, 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon. Dalawa lang naman yan, yung time past at last days. Ang iba'y magsisi talikod. Ayun o, mula doon sa tunay na iglesia, lalayas siya. Pupunta uli sa iba. Magsisi talikod sa pananampalataya, magkikinig sa mga espiritong mapanghikayat, seducing spirits, at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng pagsasalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang sariling buti ng waring bakal na nagbabaga. Ang lalim, o sa ibang salin, MBB. Maliwanag ang sinasabi ng espiritu na sa mga huling araw, iiwan ang ilan, ayun, umalis. Iiwan ang ilan ng pananampalataya, susunod sila sa mapanlinlang na espiritu, ayun, at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalagana ng mga taong sinungaling at may mga manhid na bunti. Mga bulaang tagapangaral, mga sinungaling na tagapangaral, hindi nagbabasa ng Biblia dahil sinungaling, mali din yung aral. Iingat po kayo dyan. Kaya sinasabi natin lagi, nasaan yung talata para sundin namin? Saan mababasa yan? Saan ba nakasulat yan? Baka nakasulat lang yan sa lalagyan ng tinapa. Hindi sa Biblia. 1 Timothy chapter 4, verse 3. Ano yung mga darating ngayon sa huling panahon na mga seducing spirits na aral ng mga demonyo? Verse 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga namangkati, forbidding certain foods, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yung asawa, mapababae, mapalalaki, nilalang ng Diyos. Yung pagkain, nilalang ng Diyos. Lahat ng iyon, mabuti. Talata. Genesis, tingnan niyo po ang nakalagay. Chapter, mga ba yan? 1. Verse 31, tingnan niyo po ang nakalagay. Ang sabi ay ganito, Genesis 1:30 to 31. Genesis 1:30 to 31, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa impapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain.
sa human, sa tao, hindi sa para kung kanino man. Kasunod na talata, 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Ito mo nga. Sabi ng Biblia, napakabuti, tapos ipagbabawal nyo ngayon. Masabi, bawal mag-asawa, bawal yung mga lamang kate. Alala ko tuloy kaya bawal mag-asawa. Kwento lang to, ano, isang twist, twist natin ng monte. Sabi daw ni Father, sa sakristan, eh, mamaya, pagkatapos nung isa, pumasok pa doon sa kwarto ko. Opo, Father. Wala. Sabi nung sakristan, di pumasok na. Sabi ngayon nung Father, patayin mo yung ilaw, bro. Ay, wag po, Father. Nung sakristan, lumapit ka rito, eh, pinatay ilaw. Nakatalikod kasi yung Father, eh. Pagharap na ganun, pinakita yung grocery. Tingnan mo, oh, grocery, yung rosary. Di mo, oh, glow in the dark. Kaya ka na pinapapatay ilaw, iba naman nasa isip mo isa. Kaya, makikita natin, yung isang halimbawa na yun, kaya ko pinagbabawal yung asawa dahil ang asama. Diba? Kapwa lalaki. May mga ganyang issue, hindi ako naninira ng kapwa. Lumalabas siya, kaya nga binibira ni Duterte yan. Dahil marami si Lahis, yung, ito. Yan, bisexual. Dalawa daw yung kasabihan. Anong dalawa kasabihan? Isa lang. Pag lalaki ka, lalaki ka. Pag babae ka, babae ka. Magulo lang yung damdamin. Bakit nagpapakagulo? Eh, influensya ng iba. Alam mo, dapat maging proud ka. Proud ka, pag ganyan ka naman. Diba? Be true to yourself. Mga ganyan po, pinalalakas pa mga loob. Eh, pagdating sa Biblia, hindi papasok yung mga ganyan. Ano? Ayaw ng Diyos yung gano'n. Pag lalaki ka, lalaki ka, tindigan mo. Panindigan mo. Sabi nga, pag babae ka, babae ka. Yan lang yung bagay na nilalang ng Diyos. Ewan ko, ito tumalang sa kanila. Kaya yung pagbabawal, sabi dyan, forbidding certain foods, at pagbabawal sa pag-aasawa, yan yung pinakikita ko ni Pablo, yan ay nagiging ibang aral. Ayan, binabanggit na doctrines of demons. Ano po, grabe naman talaga. Doctrines of demons pa talaga. Ayun na nakalagay. Hindi naman ako nung may sabi ko. Sa 1 Timothy 4:3, ayan, fables. 1 Timothy chapter 1 verse 4, may mga talata yan. Hindi ko yan sinasabi dito lang. Endless genealogies, desiring to be teachers of the law. 1 Timothy 1:7, ayan o. Oh. Sa 1 Timothy 2:12, yung mga babae, bawal. Huwag kayong tumayo sa pulpito. Seducing spirits, 1 Timothy 4:1. Doctrines of demons, 1 Timothy 4:1. Forbidding to marry, 1 Timothy 4:3. Forbidding certain foods, 1 Timothy 4:3. Yan ang mga binabanggit na yan. Mga ibang aral yan. Ibig sabihin, iba, hindi yan yung aral sa Biblia. Iba may sabi niyan. Sino may sabi niyan? Ito mga to. SNS. Mga mula sa Jewish sect. Mga Judaism. Pinapasok na na yan eh. Nahaluan pa ng mga asceticism. Ano ba yung asceticism niya? Papaliwanag natin po mamaya. Ito, gumaganap ito ng mga ritual. Kaya natin, yan. Abalitan. Mahilig yan sa mga rituals na parang mga sinasapingan ako ano-ano sumasabi. Ewan ko, pati si Dora, sumabi dyan. Ito ang mga aral ng other doctrine na lumalaban sa sound doctrine. Yung sound doctrine kasi yung mabuting aral. Ito yun. Nagkakalaban sila. Dahil dito sa mga chismoso na ito, na mga nagpapaugana pa ng palataya ng iba. O mabuting aral na binabanggit ni Pablo kay Timoteo, ang mga ibang aral na ito o other doctrine ay nagpapagulo sa isipan ng ilang Kristiyano at nagpapauga sa kanilang pananampalataya. Ang other doctrines ay galing sa ibang paniniwala na tinatawag na asceticism. Ito yun. Mula sa iba't ibang paniniwala ng mga sinaunang tao noon, ayan, walang katapusan sa alin ng lahi. Ang tao raw, di ba sabi, nagmula sa unggoy, kayo lang. Ibig sabihin, wapo rin yung unggoy.